Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa ko ng step-by-step skincare routine ko kasi maraming nagre-request sa inyo. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pakihit lang yung like button kapag gusto nyo pa akong gumawa ng mga video like this or mga reviews para alam ko. Ito pala yung close-up ng skin ko ngayon para makita nyo. So, ayan siya. Naka-ano lang ako ngayon, naka-lip tint para hindi naman ako magmukhang patay sa video. Doon muna tayo sa mga products na ginagamit ko pang hilamos and dalawa lang siya. At yung una is yung sabon from Soul White Korea and ito siya. Wala na kasi box, pero ilalagay ko na lang dito yung itsura ng box para may idea kayo kung ano yung itsura niya. Available to sa Watsons, I think mga 35 pesos below lang yata to. Kaya ako to nagustuhan kasi isa to sa mga product na nakapagpawala ng mga pimple marks ko and sobrang bango niya din. Hindi siya pangkaraniwan na amoy na Kojic kasi Kojic soap din to. Hindi siya yung color orange kasi yung color orange na Kojic soap. Sobrang tapang niya, pero ito amoy strawberry siya na may milk. Sobrang bango niya as in. Ang ginagawa ko dito, binababad ko siya for 2 to 3 minutes sa face and sa aking body. Pagkatapos nun, sobrang namo-moisturize yung skin ko. After nung soap, ang ginagamit ko naman is itong Innisfree Green Tea Cleansing Foam. Sobrang favorite ko to and lagi nyo itong nakikita sa aking mga videos. Nakalimutan ko palang sabihin kanina, kapag tumagal na yung Soul White Korea na soap, medyo mahapdi siya. Kaya ang ginagawa ko after nun, hinihilamusan ko siya nito kasi ito, sobrang lamig niya sa pakiramdam and sobrang namo-moisturize niya din yung skin ko. After maghilamos, ang ginagamit kong toner is from Clairs. Nakuha ko din to sa may Althea Korea. So ito siya. Maliit nga lang siya. Sobrang tinitipid ko to kasi ang ganda niya. Sobra as in. Alam ko din maraming YouTubers ang nagre-rave nito. And nagulat ako kasi sobrang ganda ng effect niya sa skin ko. Lalo na yung pagising ko sa umaga. Maganda yung effect niya. Dahil maliit lang tong Clairs, gumagamit din ako ng Garnier Micellar Water. So ito siya. Favorite ko din to kasi maganda rin yung naitutulong niya sa skin ko. And ginagamit ko din to pang remove ng makeup kasi mura lang siya. So hindi kayo manghihinayang kasi yung Clairs alam ko medyo mahal siya. Tapos lahat ng product na pinapakita ko sa inyo is yung pang-moisturize ng skin. Hindi ko alam kung bakit, pero ito yung mga products na nagugustuhan ko ngayon. So, next naman is from Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera Gel. So, ito siya. Ito, lagi nyo din tong nakikita sa mga favorites ko kasi maganda rin talaga siya. Itong product na to, nakatulong din to sa pag-prevent ng pimples ko. Kung saan ako meron pimple, dun ko siya nilalagay ng mas marami. After matuyo ng aloe vera gel, ang ginagamit ko naman is itong Garnier Light Brightening Eye Roll-On. So, ito siya. So, itong product na to, available siya sa Mercury, sa Watsons, at sa SM. Itong eye roll-on, ginagamit ko siya sa aking under eye. Hindi ko napapansin na nagla-lighten yung under eye ko, pero maganda naman yung effect niya sa skin. And after naman matuyo nito, ang ginagamit ko is itong Power 10 Formula VC Effector No. 10 from It Skin. So, ito siya. Lagi nyo din ito nakikita sa mga skincare or favorites ko kasi maganda din talaga itong product na to. So, itong It Skin, matagal ko na siyang ginagamit, pero tumigil ako, tas bumalik lang ulit ako ngayon. Ang ginagawa niya is kung may mga dark spots kayo or may mga pimple marks kayo, nakakatulong siya sa pagpabilis ng pag-lighten ng mga pimple marks nyo. Ginagawa ko naman dito, dinadrop ko lang siya sa aking cheeks and sa aking forehead, tapos pinapat ko lang siya kasi para ano, masipsip lalo ng skin ko yung product. Ganun-ganun lang. After matuyo nitong product na to, ang ginagawa ko naman is naglalagay ako nito sa aking skin and sa aking neck kasi isa din to sa mga product na nakatulong para mawala yung mga pimple marks ko or yung mga dark spots ko sa aking skin. Pag ginagamit ko tong product na to, nagla-lighten up yung mukha ko and nag-even out yung skin ko sa face. Sobrang ganda niya kasi and sobrang creamy niya and mabango pa siya. Ginagamit ko din tong product na to before ako mag-makeup. Parang ginagawa ko siya as makeup base. Kaya pala siya tinawag na instant white kasi napapalighten niya yung skin natin with just a snap. So, ganun siya kabilis. So, ito yung product na may instant white at ito yung wala. So, nagagawa niyang healthy and natural yung skin ko kahit na wala akong suot na makeup. Yung last product na ginagamit ko is itong Acne Care Acne Drying Lotion. So, ito siya. Ito naman, ginagamit ko siya before ako matulog and gumagamit ako ng cotton buds para i-apply siya. Ang ginagawa ko dito, bago ako matulog, dun lang ako nag-a-apply kasi mas napapabilis niyang mapadry yung mga pimples ko. That's all for my step-by-step skincare routine video. Lahat ng products dito may re-recommend ko sa inyo. Pero gusto ko lang sabihin na pwedeng mag-work sa inyo, pwedeng hindi mag-work sa akin, pwedeng sa akin mag-work, pwedeng hindi sa inyo mag-work. Basta kapag ginamit nyo itong mga products na to, i-test nyo muna siya for 1 to 2 weeks. Tapos kapag nag-effect siya sa inyo, edi go. Pero pag napansin nyo na parang mas lumalala yung skin condition nyo, huwag nyo na siyang ituloy. And that's all for this video. Sana nag-enjoy kayo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pakita yung like button kapag gusto nyo pa akong gumawa ng mga videos like this. And sa susunod ko ulit na video, bye!